sila. And so, anyway, guys, gusto kong i-flex tong aking jersey in downtown Toronto. Ayan. So, yun, nagdoble ako, guys, kasi hindi ko alam kung malamig sa labas. At saka, hindi ko rin, ano, ang naka-short lang. So, nag-leggings na lang ako. Yun, so, para akong, kwan na yun. O, oh, diba? May kalat doon. Hindi ako masyado nakalinis kasi ngayon dito sa tirahan ko kasi straight yung aking trabaho. So, kahit weekend, ganyan, pumasok pa rin ako talaga mula umaga hanggang late na rin ng gabi, ganun, mga 7:30, ganun. So, talaga wala na din akong strength din na maglinis-linis pa ulit. So, anyway, yun, medyo may magkakaroon naman ako ng maraming time ngayon, next week. So, yun, maglilinis ako next week. Maglilinis ako next week, ayun. So, ayan, maya-maya siguro tatawagan na nila ako. Kasi, alam ko, 7 mag-i-start na yun. Tingin ko, parang 7 a.m. yata yung parade. So, ang alam ko, papunta na sila. Kasi, anong tawag nun? Hindi pwedeng malit kasi yung mga anak nila is player ng volleyball tsaka basketball. Ang gagaling nila lalo yung panganay. So, ayun. Bale, sila yung laging sumusundo sa akin pagkuhan. Pag may mga ganitong event, ganyan. Pag medyo malayo yung venue, ganun. So, yun. Masaya kasi, anong tawag nito? Mafe-feel mo talaga yung concern nila, yung pagmamalasakit nila. Dahil syempre sila yung may mga car, ako wala. So, noon nung hindi pa nila alam, mostly is nag-Uber ako. So, parang yun, sabi nila ang mahal. Kaya pag ano, sinusundo-sundo na lang nila ako. Minsan sila yung area leader namin, ganun. Kasi may sasakyan din sila, yung ganun. Basta kagabi, nakisakay din ako sa isang kapatid, ganun. Kasi mostly sa kanila dito, may mga sarili na ring car. So, ako na lang yung wala. So, yun. Sige guys, update ko ulit kayo mamaya. Bye!
DJ.